Hi guys! Nandito tayo ngayon sa home of the original Inihaw na Balut dito sa Tendido Street, Barangay San Jose, sa Quezon City. At yan, sa likuran ko, busy-busy na sila sa paghahanda sa pagbibenta nito. Pero bago natin tikman at alamin kung anong history nitong Inihaw na Balut, subscribe muna kayo sa aking channel. So yan guys, ha, hindi pa man nagsisimula ng pag-iihaw ay may mga nakapila na ng mga tao rito. At doon sa banda ron, naka-park na yung mga sasakyan. Nag-iintay ng mag-benta. Supply ng balot, andyan na. So eksakto naman guys, habang nandito kami, dumating na yung delivery ng mga balot. Saan galing yan, kuya? Pampanga pa. Gano'ng karami? Grabe, Gerald. Ilang tray? 80 trays. Hindi po kami nag-stock ngayon kasi ang order po talaga namin, 40 trays a day. Bali, ang nangyayari po ngayon, nag-konti na yung deliver ngayon. Kasi bukas po, magka-close tayo kasi Holy Week po eh. Bali, kasi kapag nag-stock po kami ng maraming balot, malaki po yung tendency na may mabugok po doon. Kasi may tamang init po dapat sa kanila eh. Tsaka po yung dapat kung sakaling i-deliver, lutuin po agad yun. Yan ba yung ano? Sweet chili. Yan yung sweet chili. Gahin na naman sila ulit. Sabi po, para saan yung gloves, Mark? Para din po sa ano, hindi po namin mahawakan ng Yan. So pinapatong natin dito sa ginawa mong tray. Gano'ng katagal yun, Mark? 2 to 3 minutes po, depende po sa lakas ng baga. Bale, ito mabilis lang to sir, kasi bago, kakapabaga lang natin. Bango! Amoy na, amoy na! Papataka natin yung pinaka-uling para mas maging mas mausok. Ah, pati uling ha? Pinapataka na. Kasi yung aroma ng smoky flavor dyan po manggagaling. Oh. Tinatakpan pa ba yan? Yes sir, meron po tayong improvised tatakip. Oo. Anong purpose nito pati tinatakpan? Para po yung smoke mas makulog dun sa loob. Oh, ayun. Kano katagal siyang tatakpan? Bali, 2 to 3 minutes lang po. 2 to 3 minutes? Ngayon, 1 minute lang siguro sir kasi malakas po yung baga natin bago. Depende po sa lakas kasi ng baga yun eh. Dapat po yung nasa ilalim katulad dito sir, papakita natin. Bali, ang bato po kasi niya nandito sa ilalim. Ang nasa matulis na part, bali dito po dapat tayo babasag sa ibabaw sa mataba na part. Para kapag binutas po natin siya, yung pinakatinutok-tok po natin sa katulad na sa regular na balot, andyan po yun sa bawah. Dito po natapos. Asan yung bato? Asa ilalim po yan. Asa ilalim. Doon dapat nakatapat yung baga? Opo. Bakit? Ay, dapat, kung tutusin po, dapat talaga nasa gilid eh. Nasa para gilid. Mas makita natin kumukulo. Ay, sir, para. Ah, kasi kukulo. Ay, abangan natin, baka may kukulo. Ito, sir, katulad yan natin. Para po kay Lina, ako yung... Oo nga, kumukulo na nga. No? Oo, ayan, yan o. Ayan, pwede na pong hanguin yan. Ay, tumunog na rin po yung timer natin. Oo, sige. Ay, nahango na. Dito. Narito. Bali, yung mag-a-assemble nandiyan na po sa kabila. Ano naman yan nilalagay na ano? Sa ibabaw? Extra po yan kapag medyo tumapon po yung ano dahil sa pagkulo. Para hindi po konti yung chili garlic na. Ayun! Ayun sir, ayun, yung pumutok. Ayun, yun. Ayun yung sinabi ko sir. Pumutok? Opo, kapag nadarang sa baga, puputok talaga siya. Opo, wait lang po. So wala na yan, no? Opo. Reject na yan. Reject po talaga yan. Oo. Wala na siyang sisiw sir eh. Bakit puputok? Kapag yung pinaka bato niya nasa gilid sir, nadadarang po agad yung sabaw dun sa pinaka baga. Kaya dapat yung mga kumukulo, yun yung uunahin talaga. Uunahin mo na yung kumukulo. Hmm. Saan mo naisip yung concept nitong inihaw na balot? Bali, sa Thailand ko po siya nakita na pwedeng ihawin po yung balot. Tapos ginawan ko po siya ng
parang mas kakaiba po na sa mismong shell po natin lutuin. Doon po natin siya iihawin para din na rin po natin nahawakan yung kakainin ng Bakit sa Thailand pa parang style nila? Bali, may parang rellenera po na maliit, parang egg tray. Okay. Na pag binuksan po nila, doon na po nila mismo lulutuin. Tapos tinitimplahan po nila ng parang Asian... Ano ulit yun? Asian sauce po. Asian sauce. Parang toyo po na may spring onion. Ganun po yung ginawa. So parang sinosotay nila? Yes po. Po. No? Sinosotay nila yung style nila. Yes po. Ngayon, paano mo naisip yung concept na iihawin? Ano po eh, parang bigla na lang din po siyang pumasok sa isip ko. Parang experimental, gano'n? Oo po, kasi tinry ko po muna siya para sa family lang po. Para sa amin lang po, na subukan namin mag-try ng ihaw. Okay. Hanggang po, nung nagustuhan po ng family ko na lasang ihaw nga siya, hindi siya yung parang ininit lang. Naisipan ko po siyang gawing negosyo. Ito po yung ginawa ko talaga. Ito po yung unang-una na ginawa ko po. As in, day one po na ako po yung nag-welding tsaka nag-cut. Ayan po yun, yung lumang-luma. Hanggang sa ito po yung bago, stainless na po yung pinagawa ko. Ayan. Na-customize ko na po siya. So, dyan pinapatong yung mga balot? Opo. Anong difference ng taste niya once na in-smoke mo na siya from an ordinary balot? Bali, mas nag-complement po kasi yung ani. Yung chili garlic dun po sa sabaw ng balot. Tapos po may dagdag na smoky flavor pa po. Bali, yun po yun talaga yung nagiging kakaiba po sa regular na balot. Nakailang tries ka bago mo na kuha yung tamang formula? Siguro po, ano, madaming beses po. Kasi madaming po kaming ginawa ng girlfriend ko na recipe ng chili garlic bago po namin siya naigawang maitinda po eh. Marami po kaming sinubukan. So may parang secret, ano? Flavoring. Opo. Na? Katamtamang anghang, tapos po, manamis-namis. Yun po yung lasa ng chili garlic namin. Tsaka, yung chili garlic po namin, mas malalambot po yung bawang niya. Ganun. Mas lutong-luto, kumpara po sa iba po na parang dinifry po yung ano, yung bawang, tsaka sili. Kasi po, malulutong po yung ibang chili garlic, di ba po? Tas, mas lamang po talaga yung mantika. Sa amin po talaga, mas malaman siya, kumbaga mas mabawang, mas masili. Gagawin niyo muna, sir. Higupin niyo muna yung sabaw. Higupin muna. Sige po. Okay. May hagod, ha? Okay, harap. Then, basagin niyo po yung gilid ng shell. Tsaka niyo po dukutin ng stick. Pero dapat basag yung gilid talaga. Ito, kakainin ko ba ito? Sisiw, po. Sisiw. Yeah. Guys, ha? Sumasi siya. Tapos, ito. Ayan, sundutin ko na. Suka, sir. Meron tayo suka dito. Lasa rin siyang ordinaryong balot, no? Po. Na may konting twist lang because of the sauce. So yan. Ang nasa ilalim niya ay yung bato. Kumakain ba kayo ng bato, guys? So guys, ang lasa, hindi talaga siya naiiba sa ordinaryong balot. Ang difference lang is meron siyang twist sa simula. Yung nasa ibabaw niya, pag una mong hinikop yun, parang guguhit sa lamunan mo. Maglalaban yung spicy and yung sweet na taste. Tapos medyo parang magaspang sa throat na masarap. Pero going deeper dun sa balot, yun na medyo nagiging normal na. Ito na yung parang lasa ng ordinary balot na nabibili natin sa kalsada. Ang nangyari po kasi nito, nag-resign po ako ng work ko kasi po na-stroke po yung lolo ko. Bali, ako po yung nagbantay sa ospital ng 2 months po ata. Nandun po kami sa ospital, bali. Paglabas po namin ng ospital, wala po talaga akong work, wala po akong pagkakitaan na pwede kong gawing trabaho. May pray po kami na sana maging successful po yung naiisip namin negosyo. Hanggang sa humingi po ako ng sign kay Lord na, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kahit isa lang po na itutuloy ko po ba talaga to. Tapos bigla na lang po may sumigaw po lang sa tapat ng bahay namin ng balot. May gumanon po. Kaya guys, so nagtingin na kayo dalawa? Opo, nagulat yes, po kami. Po. Sabi ko, baka yun na yun. Sabi ko gano'n, yun na yun. Kinabukasan po agad na tinda po kami. Ano ba yung mga trabaho niyo dati?
Ako po, call center po. Tapos po, shop. Ako po, photographer po. Wala naman akong choice na iba ko. Kaysa maghanap po ulit ako ng trabaho, maghihintay na naman po ako. Bali, nag-ano na lang po ako. Nagtinda na lang po ako din sa tapat ng bahay namin, sa baba. Bali. Hindi pa dito yun? Hindi pa dito yun. Last year pa po yun. Last year pa? Oo po. Okay. Ano nangyari? Ayun naman po, nakabenta naman po ako. Nagkaroon po ako ng apat na branch dun sa May Kawayan. Dun po kasi ako nag-start. Tapos hanggang sa parang tumumal po kasi nun, nagtaglamig. Pag taglamig po kasi ano eh, yung mga bibe, hirap po mangitlog. Bali, ganun po, nahihirapan po ako kumuha ng supplier that time na parang sobrang taas po kasi ng presyo ng balot kasi nga po hirap po mag-supply yung mga balutan. Hanggang sa, ayun po, nag-close na lang po muna kasi hindi ko po kaya kong ibenta ng mas mataas pa dun sa presyo ko eh. Kasi baka wala naman din pong bumili, nagbabayad po ako ng pwesto. Hanggang sa na-close po. Tapos dito lang po, nung medyo umukay-okay na po yung supply natin ng balot, nag-start po ulit kami, tapos nagpabasar po si Kap Yun dito po sa barangay ng San Jose. Tapos naisama po yung ano namin, grill balot po namin. Hanggang sa may isa pong netizen na nag-picture po ng ano namin, grill balot po namin. Tapos na i-post niya po na nag-trending. Hanggang sa pinuntahan na po kami ng iba't-ibang vlogger dito. So last year pa pala yan? Oo po, last year pa po. So hindi pa ganyan katindi ron yung feedback ng mga tao? Oo po, hindi pa po. Oo. Bali, ang mga customer lang po talaga namin, puro taga May Kawayan, Marilao, ganun lang. So since after noon, no na-post na yun sa social media, kamusta yung pagdating ng mga tao? Ayun po, syempre po, bago po sa amin yun eh, hindi namin talaga ina-expect na ganun kadami yung magiging customer namin. Una po talaga nahihirapan kami, talagang yung mga tao po naghihintay po, ang haba po ng pila, ganyan, umaabot po ng 300 plus yung ano tao na pumipila po. Kaya po ano, kaya po talagang nag-isip po kami ng way para po mas ma-improve po yung service namin. Yun po, sa ngayon po mas napabilis na po tsaka mas dumami na po yung lutuan namin ng balot kasi po para po hindi na po naghihintay yung mga tao. Gaano karami ang supply ninyo na hinihahanda araw-araw? Sa ngayon po 40 trays po. 40 trays, which yes, is how many, ano yun? 1,200. Everyday yan? Yes po. Nauubos yun, yung 1,200? Yes po. Oh, wow. Nung ano po, nung mga bago-bago po, naka 63 plus po kami na balot. Ng trays. Nung bago-bago pa? Oo po, 63 trays. Kasi sobrang malakas po talaga. Kasi po kami pa lang po yung ano, nagtitinda ng inihaw na balot. E ngayon po, medyo dumami na po yung nagtitinda rin ng inihaw na balot. Ganun. Kaya ano, medyo nahahati na po yung tao. Kaya 40 trays na lang po kami. Pero sobrang malaking ano na po yun. Kaya na talaga siya nag-peak? Yung talagang super dami? After po mag-upload ng mga vloggers po. Kasi may isang grupo raw ng mga vloggers na punta rito? Yes po. Ano naging effect nun? Nung dumating sila rito? Yun po, sobrang dumami talaga yung customers namin po. Oh. Tapos, sobrang nakilala po yung balut po. Tapos, yun po, nagkaroon po yung ibang tao na nagkaroon po sila ng chance na magkaroon rin po ng business, ganun magsimula po. Magkano ang isang piraso ng balot? 30 pesos po. 30 pesos. Kung bibili ka ng balot sa ordinary lang na ano, nagtitinda, magkano yun? 24 po. 22. 22 po siya. 22? Yes. 22. So bali, may dagdag lang kayo ng ano, ng 8 pesos? Yes. Bawat isa? Opo. Hindi naman kayo nagkakaproblema sa supply? Hindi naman. Nagkakaroon po ng ano, ng problema. Minsan? Opo, kasi po, ang dami na po nagtitinda ng inihaw na balot. Nahihirapan po kami kumuha ng ano, sa supplier namin. Minsan po talagang ano, kinakapos yung supplier namin. Dumadayo pa po ng tarlam. Dyan lang po kami sa Blooming Trip kumukuha ng balot eh. Tapos po, dumadayo pa po siya ng tarlam para po ma-supplyan kami. Kailan yung sinimulan yung talagang dito kayo naglagay? Ay, March 4. Recently lang? Yes po. Dito po, March 4. March 4 po. So mga, wala pa tayong 1 month? Wala pa po. Wala pang 1 month itong business na to. Pero ang dami na agad gumagaya. Yes po. Iba-ibang mga lugar. Oo. Pero sa 1 month na yun, na since you launched the business, kamusta naman yung kita ninyo? Sobrang laki pong tulong po sa amin. Opo. Sobrang laki tulong. Tsaka po ano, naka ipon na po kami, ganyan. Tapos po,
Yun nga po, nakakapagpag. Tayo na rin po kami ng ibang branch. Opo. Oh, wow. Ilan ang branch nyo? Tatlo na po. Tatlo na po. Tapos magiging ano, apat na po siya. Paplano rin po yung ate ko. Magbesto po sa friend. So ito ano lang, parang franchise na exclusive sa mga family members. Yes po, no? Sa ngayon po. But eventually, balak nyo ngayon, yes, i-open sa public. Yes po. Pwede ba kayo magbigay ng idea kung mga magkano ang kinikita nyo sa isang araw? More or less? Mga 10K po. Mga 10K. Adi, yun ha? Yes po. So imagine mo, tuloy-tuloy yan, no? Malaki-laki yes, rin, no? Yes po. Ano namang investment nyo bukod sa pag-open ng mga branches? Sa ngayon po, ano, naghahanap pa po kami ng pwede namin pag-investahan. Kasi po, syempre po, hindi naman po biro yung mag-invest. Dapat po talaga maging matalino tayo doon. Tapos po, hindi pa rin naman po ganun kalaki yung pera namin para po mag-invest sa mga gusto namin pag-investan. Tulad po nung gusto po namin mag-invest sa mga lupa. Sana ganun po. Gusto po muna namin mapalawak po muna yung mga branch para mas maging mas malaki po yung pasok po nung pera kung sakali makapag-invest po kami sa... Ano? Hindi ba kayo na-tempt minsan dahil meron na nga pera pumapasok para bumili ng mga bagay na like yung mga cellphone, di ba? Mga appliances, sasakyan, yan ba? Minsan iniisip nyo rin bilhin? Sa ngayon po, hindi pa po talaga. Kasi okay pa naman po kami sa mga cellphone. Pero nagpaplano po kami bumili lang po ng motor po. Para sa kasi, motor. Opo, para po pag may mga bibilin po kami. Kasi syempre medyo nagmahal po talaga yung pamasahe. Tapos medyo nakakaya po pag sasakay ka ng jeep tapos ang dami mo pong seatbelt. Nakakaya po sa ibang pasahero. Gano'ng kahirap ang ganitong business? Alam natin malaki ang kita ngayon, no? Pero, you know, how hard is it? Sobrang ano po, kukulangin po sa tulog, sa kain, ganun po. Kasi ano schedule mo sa isang araw? Kayong dalawa, ano schedule niyo? Bali po ang nangyayari po kasi, bali magtitinda po kami ng hapon, tapos mga 10 or 11 close, magliligpit po kami, alas 12 po kami matatapos magligpit. Bali nakakita po kami, after po nun, maglalaga na po kami ng 40 trays, bali matatapos po yun, umaga na talaga. Tapos po nalaga. Tulog po kami, tapos after po nun, gising ng 12, 1, prepare na po kami sa taas ng mga gagamitin po namin ulit. Tapos ganun po ulit, paulit-ulit. Minsan po, sa pag ang nangyayari pong kain talaga namin, doon na po mismo sa tindahan. Ganun po. So 7 days a week ang inyong negosyo? 7 days? Po, buong linggo, straight, walang pahinga? Wala pong pahinga. Anong pakiramdam nyo na ginagaya na ngayon itong inyong produkto? Natutuwa naman po ako na may mga na-inspire po. Tsaka, syempre po, lahat naman po ng tao gusto po talagang kumita ng pera. Syempre po, hindi lang po namin may iwasan yung mga gumagaya. Talagang, yun na lang po, thankful po ako kasi na-inspire sila. Tsaka, yun po, ang masasabi lang po namin, padabesan na lang ng nilalagay sa balon. Marami pong subok talaga nangyari bago po namin nakuha yung, ito yung perfect talaga na parang mas magugustuhan ng mga tao. So malayang malayo na yung lasa dun sa una mo itong pinitong. Ay, hindi naman po. Yung sa lasa naman po, hindi po. Talagang ang target po talaga namin, sweet chili garlic po talaga since day one. Bali yung sa tamang, ano po, pagluto po yung kinuha namin eh. Yung tamang hiwa, yung anghang, yun po, yun pa. Yung tamis anghang niya. Dapat yes, balansin lang po. Kasi kapag masyado pong maanghang, dun po sa mga unang na-try namin, so pag hinigop po siya, talagang masasamid po kayo. Kasi yung sabaw tapos yung anghang, pagka hinigop mo siya na parang sabaw, guguhit po siya sa lalamunan eh. Ngayon, hindi na lang kayo, kumbaga, social media phenomenon, kundi pati sa mga news. Di ba? Naging issue na siya. Online ang balibalitang nakalalason daw ang patok ngayong grilled o inihaw na balut. Sarap yan. Pero mismong health experts na ang nagsabi na yan ay fake news. Grilled balut o kapag yung mga naluto na itlog, insignificant o konti lang po yung nilalaman niya na hydrogen sulfide. Ay, hindi po totoo yung din nga po sa nag-post po na sa ganung way tsaka paraan ng pagluluto may matitrigger na pwedeng makalason pag consume po ng inihaw.
na pala. Yun po. Well, it's been proven naman, di ba? Oh, meron kang statement na galing ko sa po, expert talaga. Opo, sa expert po. Opo. Oh, na hindi talaga ito masama sa kalusugan. Another thing, may isa ako nabasa rin na isang ganyan din, nag-iihaw din siya ng balot. And then he or she stopped the business. Kasi kawawa daw yung mga ano, mga ibang balot vendor na wala na po ng trabaho. Anong tingin nyo? Ano, hindi naman po sa ano, nakakalungkot po talaga isipin na yung iba po talaga, pero may mga balot vendor pa naman po kasi na nakikita ko na binibilan pa din po. Hindi naman po sila totally nawalan. Bali, lahat lang po naman tayo dito, tao, mamamayan ng Pilipino na gusto, naghahangad pong kumita. Naghahangad po. Hindi naman po namin intention na maka-agrabyado ng ibang tao, pero ang intention lang po namin makatulong sa pamilya. Yun lang din po yung ano namin. Anong laki i-envision mo na long term? Siyempre nagsisimula pa lang kayo, no? Pero yung long term na ano, na naiisip mo para sa business? Ano? Sa akin po kasi naisip ko po talaga na gusto ko po talaga siya umabot talaga ng dito sa buong Pilipinas po talaga. Maging mark po talaga siya ng Pilipinas. Gusto ko po siya maging isa na rin po sa, dahil Filipino delicacy nga po yung balot, gusto ko po siya maisama talaga sa talagang pagkain ng Pilipino. Na hindi na po siya mawawala dito sa Pilipinas. Nag-iisip na ba kayo ngayon ng mga bagong flavors na experiment actually, na ba kayo? Yes pa, actually po. Meron po talaga after kami. After po ng Holy Week, ilalabas po namin yung bagong flavor. Oh. Pero actually po, hindi last, po siya bago. Bago, last year pa po last siya. Last year po yun. Ngayon lang po namin siya ulit. I-re-release. Bali. Ano klase yung flavor yun? Cheese po. Cheese flavor. Creamy cheese po. Kung gusto niyo po, pwede po namin ipatikim sa inyo. Sa inyo, kayo po. Kayo po unang-unang titikim, ha? Lulutuan po namin kayo ngayon. Sige, naku, excited na ako dito. Tayo ang unang-unang titikim. Ay, paper chop. Cheese flavored inihaw na balut. Tino-torch siya guys, oh. Tino-torch yung cheese para mas maluto. Wow. Ayan, oh. Ops, pamalagyan mo yung cheese, ah. Takpan na natin. Oo. Amoy na amoy mo yung ano, no? Pati yung garlic and the cheese. Next, ano po natin ilalabas yung cheese mo, eh? Yung pagtapos po ng Holy Week. Pagtapos? Opo. Bali, hindi pa po kasi namin na-ayos yung tamang kwenta dun sa cheese. Kung pa- opo. Papatikim lang po natin. Thank you, sir. Sample lang to, sample. Sample lang po. So, gaganunin ko o higupin ko muna? May sabaw pa rin po yan, sir. Hindi pa rin nawawala yung sabaw niya. Pero yung cheese ang ano? Tikman niyo po muna yung cheese. Mmm! Sarap din, ha? Kakaiba rin, ha? Para nagkaroon siya ng milky taste. Bali, ang ma-advise ko lang po sa mga batang katulad po namin na gustong mag-start ng negosyo is huwag po silang matakot sumubok hanggang sa maniwala lang po sila sa instinct po nila na huwag po silang panghihinaan ng loob kasi lahat po ng pagsubok na pagdadaanan po nila is magbubunga din po yun. Na lahat po kasi talaga ng success may process po talaga yun, eh. Hindi po dapat basta-basta na instant eto ka na, instant nandito ka na. Madami po talagang pagdadaanan na pagsubok bago po natin makuha yung success na gusto nating mangyari. Di ba kayo natatakot po sa future na parang pagbiglang isang araw, parang unti-unti lang mawala ng gana yung mga tao? Paano yung pagpinaghahandaan ng sarili nyo sa gana? Ako po, actually, hindi naman po siya magiging bago sa amin kasi gaya po ng sinabi ko po kanina, na nag-start po talaga kami last year. Tapos hanggang sa nag-close po lahat ng branch namin. Kasi po, yun nga po, humina, tapos tumaas rin po yung balot. Magpapatuloy lang po kami. Pero hindi po kami panghihinaan ng loob para itigil po talaga totally yung negosyo namin. Kasi yun nga po, talagang dasal lang po talaga sa Diyos. Kasi ano man, kung para po talaga sa amin to, para sa amin po talaga. Yun po yung pinangahawakan ko. Kaya kung dumating man po yung araw na humina, talagang in-expect ko na po talaga. Yes po, handa po kami.
Teammates, it's me, Mamut Tintin. Subscribe din kayo sa aking channel, ha? Thank you! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.